Sabi po sa inyong website, your voice is fresh, bold, and patriotic. It's an old fight, yung pinaglalaban po nyo. Ano po yung inaalay nyo na bago? Siguro lahat naman ng nagnanais na baguhin ang ating lipunan ay may sariling, may, bawat kandidato may ino-offer naman. Para sa akin, yung aking track record. Namulat, naorganisa at kumilos sa hanay ng mamamayan. Tingin ko yan ang wala sa ibang mga kandidato. And I am very proud to say that I have maintained my integrity at yung malinis na pangalan na binigay sa akin ng aking magulang. Kayo lang po ba ang may integridad ngayon? Hindi ko sasabihin na ako lang ang may ipinaglaban, na ako lang ang may malinis na pangalan. Pero siguro yung kombinasyon ng yung naging kasaysayan ko, naging bahagi ako ng EDSA 1, naging bahagi ng EDSA 2. What is it that you offer that's fresh? Alam mo, yung fresh siguro may kinalaman din yan na sabi nga ng nanay ko, may pagka-artistahin ka no, sa ating pamilya, ikaw lang ang medyo pwedeng pumasa sa television. Siguro that's the freshness. Yung pagiging relatibong bata. So may idealism, may energy, mahilig tumakbo. Siguro ito yung mga sabihin na nating fresh. Talagang kapansin-pansin na walang nagdadala ng issue ng mga karaniwang tao sa Senado. Sa akin, kailangan yung taong yan. Hindi lang familiar sa mga issue ng karaniwang tao, but a person who has been heavily involved in their struggles. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero bilang aktivista, yan naman kasi yung naging orientation ko ever since. And of course, ako rin naman dahil nanggaling ako sa isang karaniwang pamilya, tumira ako sa isang lugar na mga katabi namin ay mga squatters, and I have been exposed nung ako'y nasa UP sa mga issues ng iba't ibang mga sektor. Yung mga kapwa kandidato ko sa Senado ngayon, marami sa kanila ay mga kamag-anak din ng dating senador at ng mga incumbent senators. At siguro ngayon ang panahon na naintindihan na ng taong bayan na hindi pwedeng palagi na lang mga elitista at mga makakapangyarihang tao ang nasa pwesto. Kayo po nakapag-aral. Nakakakain naman ng maayos, mga anak niyo nag-aaral rin. Compared to a large part of the country, you're pretty lucky. Tama, tama yan. So, bakit po kayo hindi matatawag na elitista? Ano po ba yung standards that define ang isang sinasabi po niyong elitista? Ako kasi meron akong conscious choice na talagang makisalamuha at makasama sa mamamayan, sa masa, sa kanilang pakikibaka. May mga lumabas po na report na may mga suporta po sa inyo na kinikilala rin po ng iba ng mga elitista. Meron ho kaming mga matagal ng katrabaho na tumatakbo rin sa pagkasenador sa ngayon. Tingin ko walang mali na kami ay magtulungan dahil meron naman tayong mahabang pinagsasamahan. So that would include Congresswoman Villar, sila Senador Legarda at Escudero, at si Coco Pimentel, pati po si Grace po. At bagamat sila ay galing definitely sa hanay ng mga elitista, eh hindi naman yun ang, hindi yun lang ang usapin. No, meron tayong mga pinagsasamahang mga issue at advokasya. So elitista po ba sila o hindi? Well, definitely elitista. No, pero hindi naman natin kinokondem ang lahat ng elitista. No, dahil ang isang tao ay hindi lang naman na isang bagay ang tinitingnan natin. Tinitingnan natin ang tao sa pangkabuuan. Ngayon na ang panahon upang tayo'y magkaisa. Tayo'y magkaisa. Huwag na huwag kang mag-alangan, Pilipino. Tara na. Ano po ang masasabi niyo sa laban ng CPP-NPA? Ito ho ay mas matanda pa sa akin, itong pakikibakang ito. Pero sa tingin ko, hanggat hindi na-address yung legitimate roots, no, yung ugat ng labanang ito,
hindi matatapos. Kung yung roots po legitimate, yung paraan po ba justified? Nirerespeto ko yung kanilang opsyon na humawak ng armas. Pero sa bahagi ko, ako ay kumikilos sa parliamentary struggle. Sino po mas mabuting pangulo? Aquino po o Arroyo? Lamang si Aquino dahil ilang taon pa lang siya. Si Arroyo, 9 taon na pagkasira ng ating bansa at ng ating institusyon na nangyari. Pero again, kung titingnan kasi natin yung mga patakaran, halos ginagaya lang naman ni Aquino yung ginawa ni Arroyo. Yung pagsasawalang bahala ng mga human rights violations, yun din ang nakita natin sa panahon ni Arroyo. Pero alam mo, sa human rights kasi, it's not a matter of counting dead bodies na sabihin natin mas mabuti dito, isa lang yung namatay, dito 10 yung namatay. The fact na may namatay, masama na yon at hindi na dapat nangyayari. Sabi rin po nyo sa statement po nyo that you will hold the CPP-NPA accountable and demand proper collective action in any situation that they violate human rights, the same as we demanded of the military. Nung Enero po, isang pulis po ang namatay at 8 civilian. Inadmit po yun ng NPA. Yes. Pero sinabi po nila, wala po silang plano na iharap yung mga taong responsable. Ano po masasabi po ni doon? Hindi ako umaasa. Yung mga nagkamali, isusurrender nila sa Philippine authorities. And sinasabi nila may sarili silang paraan para panagutin yung mga may kasalanan. Ang importante siguro, kailangan din ipaliwanag ng New People's Army ano naman yung gagawin nila para matiyak na mabigyan ng hustisya yung mga biktima at para matiyak na hindi na mauulit. Yung opisina po ba niyo, sir, naglabas na po ng statement na sinasabing kailangan ilabas ng NPA unit ng Negros Occidental yung mga taong responsable pareho po sa Davao at sa mga ibang lugar? Ang kaibahan kasi, inamin na may sariling paraan silang gagawin yan. At hindi ko inaasahan at hindi ako mananawagan na sila ay magpa-aresto sa otoridad ng Pilipinas. Nakita natin na kinakausap nila yung mga biktima, nakikipag-ayos sila. That is already a positive thing. Mas madalas, yung mga state security forces ang hindi umaamin at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Pag meron po mga biktima ang state security, nananawagan po ang bayan muna na humarap po sa korte ang mga responsable. Sinasabi po nyo, enough na yung justice na binibigay ng NPA. Pero sila po nagde-determine nun. Paano po yung mga pamilyang nagsasabing wala kaming hustisya? Hindi. Kaya nga ang sinasabi natin, kailangan matiyak ng mga nasa kabilang panig na mabibigyan nila at masasatisfy nila yung panawagan ng mga biktima in their own way. Bilang miyembro po ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas na gumagawa ng mga batas ng Republika ng Pilipinas, palagay po ba nyo, dapat nila ilabas yung mga tao na to? Ang sinasabi ko nga, hindi pwede at hindi aari na yung isang panig ay magpapailalim sa kabilang panig. For those who are involved in the armed struggle, hindi yan applicable because they do not recognize. We hold them accountable to their own systems. Do you recognize, sir, the political authority of the Republic of the Philippines? Definitely. Do you recognize it the same way you are recognizing the political authority of the CPP-NPA? No. Since you're in the defense of human rights and the victims, is it sufficient yung korte ng NPA to satisfy the civilians who have died? Ang bottom line dyan is that the families and their victims should be satisfied. Kung hindi satisfied ang biktima, hindi katanggap-tanggap yan. Sinasabi po nyo ngayon na walang magagawa kung sabihin yung mag-surrender, na may sarili silang batas, at ang importante naman is that yung mga biktima satisfied. Yes. On both sides yan. On both sides. Granting po right now that the victims claim to be unsatisfied, ano po ang plano nyong gawin para po ma-fulfill nyo yung pangako nyo na magkaroon ng totoong hustisya? Alam mo, all we can really do is to appeal. Bigyan ng hustisya yung mga biktima. No, and ensure na hindi na nga ito mauulit. Natatakot
Natatakot po ba kayo, sir, sa eleksyon? Hindi naman tayo natatakot. Ang eleksyon para sa akin ay isang malaking hamon. Hindi sa natatakot ako ay natcha-challenge. Gumagawa tayo ng kasaysayan. First time na may isang progresibo, sabihin na natin kaliwang kandidato na tumatakbo at may posibilidad na manalo sa Senado. So malaking hamon yan at malaking karangalan din para sa akin. Walang dahilan na ako'y matakot. May pag-asa po ba kayong manalo? Tingin ko naman, sa nagiging reaction po ng ating mga mamamayan kapag ako ay nag-iikot at nakikipag-usap sa kanila, mainit ang kanilang pagtanggap. Nakakataba ng puso na kahit papaano, mukhang nakakaabot naman sa kanila yung ating mensahe ng pagbabago.